teen personality na naging bahagi ng ABS-CBN Gag Show, nagbalik na matapos ang 6 na buwan. Ang kaganapan, tingnan ang mga detalye. Ang aktres at vlogger na si Christine Folgar ay bumalik na sa Pilipinas matapos mag-aral ng 6 na buwan sa South Korea. Sinubaybayan ni Christelle ang kanyang mga huling araw sa South Korea sa pamamagitan ng isang vlog kung saan kailangan niyang tapusin ang kanyang huling pagsusulit sa pagsulat at pagsasalita bago bumalik sa bansa. Sinabi ni Christelle na nalulungkot siya dahil matatapos na ang kanyang pag-aaral ngunit sa parehong oras ay sinabi naman niya na masaya siya dahil makatulog na siya ng mas mahaba. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Medyo nakakalungkot kasi last day ko na papasok sa school pero parang hindi masyado nakakalungkot kasi alam mo kapag katapos ng araw na ito hindi na ako gigising ng 7 o'clock ng umaga kasi ayoko rin hindi pala ako bagay maging estudyante ulit." Sa kanyang huling araw sa South Korea ay naramdaman ng aktres ang kalungkutan dahil iiwan niya ang kanyang mga tahanan sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa aktres, naranasan niya ang kanyang pinakamasaya at pinakapalungkot ng mga sandali sa kanyang 6 na buwang pagstay sa bansa. Sa dadagpan niyang pahayag, "This trip to Korea has taught me a lot of things. I got to experience to be at my happiest but didn't expect to be at my loneliest as well. But then all of those happenings helped me to meet the better version of myself, a stronger and more independent version of me." Bukod sa kanyang pag-aaral, naging brand ambassador din si Christelle Folgar ng July Me. Napanood din siya sa isang Korean TV show ng Korean News Network. Nakipag-partner din ng social media influencer sa Korean entertainment company na Five Stones Entertainment. Ang actress vlogger na si Christelle Folgar ay dating pinagkumpara kay Nahi Do sa K-drama series na 2521. Ang kamakailan lamang, umakyat pa siya sa isang antas nang bumisita siya sa ilang mga lugar na pelikula ng sikat na Korean drama habang nakasuot ng damit na tulad na ni Nahi Do sa palabas. Nagbahagi si Christelle sa kanyang IG account ng ilang mga larawan sa kanyang biyahe sa Jeonju sa South Korea. Kumuha rin siya ng mga larawan sa iconic na tunnel kung saan naganap ang mga romantic at nakapanghihinayang na mga eksena sa palabas. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Christelle na kinailangan niyang maghintay ng 2 at kalahating oras bago makarating sa lugar. Samantala, nagulat ang mga netizen sa pagkakakita ng mga litrato at video ni Christelle sa lugar, tukso nila na kamukha niya si Nahi Do. Nauna nang nagawa ni Christelle ang pagtakip sa kanyang mukha at pagtutulog na kay Nahi Do sa kanyang vlog. Ang 2521 ay inilabas sa Netflix ng February 2022 at natapos 2 buwan ang nakakalipas. Kasama ni Kim bilang mga pangunahing aktor sa palabas si Nam Joo-hyuk at gumanap bilang si Baek Ye-jin. Noong nakaraang taon, nagpunta si Christelle sa South Korea upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nakipagkasundo rin siya sa Five Stone Entertainment upang makakuha ng working visa sa bansa. Nagdiwang ang kanyang 28th birthday si Christelle sa South Korea. Sa IG ay nagbahagi si Christelle ng mga larawan at video mula sa kanyang pagdiriwang ng kanyang birthday. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Ruby De La Torre, kay Janet Pardishi at kay Munay Samasid. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.